Kaila naman. Intindihin mo naman ako. Sasabihin ko rin naman sa nanay mo eh. Bakit hindi mo pa sabihin ngayon? Ano pang hinihintay niyo? Bumubuelo lang ako. Hindi ko rin alam kung paano ko sasabihin sa kanya. Alam niyo, bawat minuto hindi niyo sinasabi yung totoo kay nanay. Lalo nawawala yung respeto ko sa inyo. Kaya Myla, di ba nakikiusap ako sa'yo? Bigyan mo pa ako ng konting panahon. Hindi rin madali para sa akin to. Hirap din ako sa sitwasyon ko ngayon, Myla, ko alam lang. Mahal ko ang nanay mo. Alam ko kapag nasabi ko na sa kanya lahat, inamin ko na lahat. Hindi lang naman siya basa-basa magagalit sa akin eh. Iiwan din niya ako. Yun ang ayaw mangyari, mawala kayo sa akin. Paano naman yung sitwasyon ko? Hindi lang naman ikaw yung nagsisinungaling kay nanay, ako din. Hindi ko siya matignan sa mga mata niya dahil alam kong niloloko ko siya. Gusto kong magalit sa inyo, gusto ko kayo umahayin, pero... Dahil sa ginagawa niyong hindi pag-amin, parang kaya ko nang magalit sa inyo ng buong buhay ko. Alam niyo bang hirap na hirap si nanay na mahalin ako noon? Gusto niya akong ipaliglag noon. Pinaglihi ako sa galit dahil sa inyo. Kaya sana naiintindihan niyo kung saan ako nang kagaling. Kung dahil sa akin, may pinagdadaan ang katuloy. Alam mo, kung mababawi ko lang sana lahat ng mga nangyari o may tatama ko lang, ginawa ko niya, pero wala eh. Hindi nagpapwede. Pero gusto ko lang malaman mo na hindi ko ginusto lahat yon. Paka na lahat ni Vince, nagkatuwaan lang dahil... Katuwaan lang yung pananakit niyo sa nanay ko? Myla, bawat araw, buong buhay ko, pinagsisihan ko lahat yun. Kaya nandito ako para makabawi ako sa inyo, makatulong ako sa inyo. Dahil alam ko na walang kapatawaran lahat ng mga nagawa ko. Wow, so kaya papakasalan mo si nanay para maabsuelto ka. Para mas mabilis ka niyang mapatawad, ganun. Myla, mali ka ron. Hindi ko ni-expect na ganito mararamdam ako sa nanay mo. Kung ano man yun, totoo yun. Mahal ko ang nanay mo. Mahal ko kayo. Paano ako maniniwala? Ni-rape mo yung nanay ko. Gusto ko sabihin sa kanya yung totoo. Pero hindi ko magawa kasi ayaw ko siyang masaktan. Tinuhas, sinrato kitang ama ko. Nakakainis man. Pero nahihirapan din akong ipahamak eh. Alam kong hindi ko dapat ito nararamdaman. Hindi dapat kita itrato ng parang ama ko. Pero dahil sa inyo, nagkakasala ako. Anong nagkakasala? Anak, ano ba yun? Ay, sorry. Sorry po, pero nagsisinungaling ako sa inyo. Anak, hindi kita maintindihan. Ano bang problema? Sa tingin ko po, dapat hindi po muna kayo magpakasal. Myla. Eh, pag-isipan niyo po ito ng mabuti. Lucas, pwede bang iwan mo muna kami ng anak ko? Bakit biglang nabago yung isip mo? Eh, akala ko babuto ka sa amin ng Tito Lucas, oh. Hmm?
Eh, ayoko lang pong masaktan kayo ulit. Bakit nangyari sa amin ni Elvin? Matagal na panahon na yun. Eh, mahabang proseso, pero naka-move on na rin ako. So, ngayon, handa na akong buksan ulit yung puso ko para sa iba. Ay, naiintindihan ko naman po yun. Pero parang... parang hindi pa po si Tito Lucas yung para sa inyo. Ay, paano mo naman nasabi yun? Anak, sabihin mo sa akin, tutuloy ko ba to o hindi? Kasi kung ayaw mo maging kami ni Lucas, hindi ko itutuloy yung kasal.